Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, pupunta tayo sa Plato's Closet. So ano sa thrift store in Tagalog, UK. So yun, isa sa ukay-ukay dito sa America guys. Not sponsored. So itong Plato's Closet ay 475 locations across United States. Yan, pupunta na tayo. Pero bago ang lahat guys, kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince Filipino, living the American dream at gumagawa ako ng mga Buhay America Vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag nag-upload ako every Saturdays 12 to 1 PM Manila time. And sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa previous video na sasagutin natin mamaya. So ngayon, pumunta na tayo sa Plato's Closet kasi yun yung mga gusto nyo, yung mga gastos, yung mga shopping na mga mura. So pupunta na tayo in 3, 2, 1, let's go! Hey guys, ayan, nandito na ako sa labas ng Plato's. Ayan. Charan! Let's go! Oh, thank you. Ang tahimik kasi baka mawirudan yung mga tao sa akin. So, tingin tayo dito. Ito small. What? Eh, pero tunay itong mga to guys. Tunay itong mga to. Ang maganda dito kasi, yung iba dito, as in parang ano lang siya, gently used or iba nga talaga brand yung makikita mo meron pang price tag. Kunyari ito, Nike. Na hoodie. Extra small kung maliit mo siya. 14. So, magkano yun? Mura siya kasi mahal naman talaga ito eh. Parang I think $50 ito sa pag-brand nyo. So, yun. At extra small eh. Small. So, nasa small siya. Wait mo. Tingin tayo. Tingin tayo mga maganda. Papakita ko sa inyo. Pili lang ako. Hinihinaan ko lang guys kasi baka magalit yung mata. Ayun, puro Nike actually. Hindi lang maganda yung kulay. Ikot tayo. Ay, iba-ibang kulay. Puro siya Nike. Alam mo yun. Yung mga brand na alam niya, syempre. Ito, pwede ito pang gym, guys. Wait. Ate, magkano? $18 to. Track suit. Ano ba tawag ito? Track sweater. Hindi alam. Oh, 10 lang, sorry. 10 lang, 10 lang siya, guys. Feeling ko may mabibili ako. Wait, ayan, sa inyo ko itatapos. Ay, dito ko itatapos para makita. Ang ganda. Wait, magkano siya? $18, guys. Parang bigla ko nahiya mag-vlog. Parang tagal ko na nag-vlog, ngayon lang ako nahiya. Wait, ang ganda. Wait. Oh, di ba? Wait. Ito, Under Armour, 16 lang siya. Ayan, maganda rin to guys. Nakuha siyang ano, leather jacket. Binlag. Binlag yung ibang tao. Ayan, pakita ko sa inyo, ang ganda nung nakuha niya. Hindi ko alam kung bibiliin niya. Pa, Cardo Dalisay. Maganda yung nakuha niya. Ito. Ay, hoodie. Eh, hindi siya hoodie. Sweater. Let me know kung meron kayo na gusto. $16 lang siya. Gusto niyo yan, DKNY. $10. Parang short ko lang ngayon. $6 lang. $6 lang guys. Parang malaki. Parang malaki siya sa akin. Bibiling ko siya. Joke lang. Tingin muna tayo iba. Ayan. Gusto niyo ba yan? 18. Ay, tingin mo si brother. Ang dami nang nabili doon. Oh, pack. T-shirt. Mga t-shirt. Ganyan. XL. Hindi tayo yan. Masyadong malaki. Ang dami niyang nakuha. Ito, meron din sila mga parang polo-polo dito. Mga pa-polo ni Mayor. Tapos nakasort siya by size. So, ayun. XX. Grabe yung XX. Laki. Alam nyo na kasi maraming mga malalaki dito guys. So, ako kahit mataba na ako, payat pa ako nyan dito. And by the way, meron din silang mga shoes. Oh, di ba? May NMD. Gusto mo yan?
So, ayun, ang laki ng mga sapatos, guys. Ano ba yun? Nandun sa kabila yung, ano, yung smaller sizes. May mga papolo, pag pupasok kayo sa office, yan ganyan. So, ayan, no? 3X dito nga tayo sa small pala, or medium pala. 5, tignan nyo naman, $5, guys. Let's go back here. Ay, maganda to, guys. Uy, Crofin Baro pa. Magkano to? 8 lang. $8. Ang ganda. Ito na yung mga sapatos, guys. May Adidas Originals, pero yellow. May Crocs. Ano ba naman? Pati ba naman yung Crocs? So, ayan. Wala ngayon. Minsan magaganda talaga. Wala yung size ko, okay? At tapos yung mga medyo mamahaling sapatos, guys. Nakatago dun sa loob. Ayun, papakita ko sa inyo. Baka ma-weird doon sila kahit nasa malay lang ako. Ayun, so meron silang mga iba't ibang mga shoes na maganda. Focus ko para lahat. Ayun, so punta tayo dun sa kabila. Balik na ako, baka sabihin nila ang gagawa ko dito. Hindi mo ako bumibili. Pero bibili tayo para hindi sila magalit. Magkano kaya ito? 25. Mura pa din kasi parang legit yata to, guys. Eh. Tingnan yung Mitchell & Ness. O yun, kasi tunay siya, kaya mahal. Pero mura pa din. Hello, 25. Detroit. Diba? Ang lalaki lang eh. Grabe. Para sa mga hockey team ng Chicago, guys. Ayan. Nandito yung mga clearance. Tingnan natin kung magkano yung clearance nila. Ganun din naman yung price. Ah, yun pala. So, ang clearance daw ay... So, kapag purple, 25% off. Yung taga. Kapag... blue 70 and then green 70 rin. Okay. So, asan yung kulay? Hindi ko naman nakikita. Minsan may sticker yun na colored eh. Ay, hindi yan yung ano. Ito yata yun. So, let's say, ito ha. Paano natin malalaman? Hindi ko alam. Ang gulo nila dito. And then yung mga pants nandun. One time, bumili ako ng pants dito, guys. Ay, ang ganda. Wait, ang ganda ng mga ano. Ng mga jacket. Pag-alis nila. Pag-alis na lang nila. Ayan, nandito na ako sa jacketan, guys. Hindi pa sila umalis eh, pero sige, payaan mo na. Maganda tong guess, oh. Tingnan nyo. 20, ah, 35. Kasi mahal naman talaga to, guys. Pero 35 is grabe. I think mga 200 siguro to sa pag-brand nyo. Ang gaganda, no? Athletic. So, ayan. Tingnan natin. Ang ganda. Nakuha nila yung mga maganda. Ay, ang ganda, oh. Ano to mga to? Ang lalaki na eh. Grabe. Nakikita nyo ba? Sorry, hindi ako nakatingin sa screen. Inaano ko lang dire-diretso. So, ayan. Yan yung mga ganap dito. Ngayon guys, sa kalabas na ako, ayan. May binili ako, pero ano, para naman hindi sabihin na ang gulo lang ako dun. Ikaw ko narinig niyo akong hangin, guys, as in. Mura lang. Itong, ano ba to? Bumili ako ng polo. Button down polo. Siyempre lalabang. Mabango naman. Actually, ang bango ng mga damit ni. H&M na polo. Ayan. Tsaka, itong, ang ganda ng, hindi lang ang lamig-lamig na dito. Itong sweater na Calvin Klein. Sorry. Diba? So yun, mura lang yan. $6. Mura, diba? Saka pa. Anyway, to, tara na. Thanks for watching. So yun na nga guys, sana na-enjoy nyo yung punta natin sa Plato's Closet. So kung meron kayong mga katanungan, sorry ang napuntahan lang natin yung men's section lang. So kung gusto nyo puntahan yung pang babae, let me know, balikan natin. Kasi ang haba na nitong video na to, pinakita ko lang talaga sa inyo yung kung anong mga ganap doon sa Plato's Closet. So ayun, let's go. Sagutin na natin yung mga comments doon sa latest video. Aurelius Nicola, 7838. Hello po kuya, hello. Sana mapansin nyo po, second time na mag-comment po. Hehe, sorry naman. Inisip ko kasi kung saan ba maganda or mas makakatipid na lugar kasi po may work and travel ako 3 months. Di ko po alam kung saang city ba or sa province sa America. Province? Kung saan po sana ako mas makakamura. Low cost of living. Thank you po, God bless, ingat ka po. Always done. Thank you, Aurelius Nicolas, 7838. So it actually depends kung saan ka, kung saan gusto pumunta. If I were you, kung saan, syempre merong offer. Kasi
ang dami namang, marami ring work na, ano, marami opportunities dito sa Amerika. Pero, lagi mo isipin, marami ding mall ang work dito. So, kung saan merong opportunity, tapos i-weigh mo yung pros and cons mo, like yun nga, yung cost of living na banggit mo, tignan mo kung magkano yung sweldohin mo doon, sa lugar na yon, sa state, and then magkano yung monthly rent, tapos kung magkano yung magiging monthly expenses mo, and then i-compare mo doon sa isa pang state siguro na pupuntahan mo. So, ayun, i-weigh mo rin yung, yun nga, yung mga pros and cons, kung meron kang mga kakilala doon, syempre, mas okay din, para hindi ka naman ma-homesick. Yun, pero in terms of finances, i-ano mo, i-compare mo. Kasi, yun nga, nabanggit mo yung cost of living, kasi yun naman talaga yung unang tinitingnan. Kasi ito, ah, pala, ang sinasabi, kunyari, let's say, New York, or California, or dito nga sa Chicago, ang taas na ng cost of living. Ganun talaga, mataas yung cost of living, pero syempre, yung magiging sweldo mo rin, is, balance naman doon, hindi naman, porque, kunyari, sinasabi na ibang tao, diba, ang laki na sweldo ng mga nurses, or yun nga, ang laki ng sweldo ng nurses sa ano sa California. So doon tayo, pero hindi nila inisip yung cost of living nga kasi ang mahal din naman ng bahay doon. So balance lang din yun, guys. Angelina Herrera 1233 1233. Masarap bang tumira sa may snow? Ayan, magandang tanong. So, di ba dati nung bata ako, pangarap ko talaga magka-snow, makakita ng snow. Ngayon, nakakita na ako. Masarap makakita ng snow, lalo kung turista ka lang. Pero hindi masarap tumira sa may snow. Yung pala yun, guys. Sisimula lang sa masaya. Kasi lalo ganyan, may sarili ka ng bahay. Kailangan mong i-blow, kailangan mong palain yung snow. Nakakapagod siya, guys. Wala namang ano dito. Yung parang, di ba sa Pilipinas, pag hindi mo kaya, bubayad ka ng mga kuya dyan, mga boy, ng mga gagawa para sa'yo dito, hindi ikaw talaga gagawa. Though merong pwede kang tawagan na yun nga mga snow removal services, pero mahal siya, guys, like magkano, $50 para lang magano. Ay, ako na lang gagawa, mahal siya. So masarap pag tumira sa may snow sa simula. Kapag tumagal, hindi. Kasi wala kang magagawa eh. All you have to do is magstay ka sa bahay, mag-imba ka ng mga pagkain nyo dyan, ganyan mga magagawa. Kasi nga, lalo kapag may blizzard or yung snowstorm, hindi ka makakalabas, guys. Bawal lumabas. Arnold Boomer 4852. Kamusta, bro? Was good. Happy Thanksgiving, by the way. Happy Thanksgiving din. Very helpful ang vlog mo about this. Lalo na yung gripo na dapat keep it running pag sobrang baba na ng temperature. So yun, totoo yun. Kapag dito nga lang din natutunan nyo sa mga ka-office mates, co-workers yan, na kailangan nakabukas yung gripo kasi nga may chance na mag-explode or mag-ano yung pipe. Siyempre kapag nangyari yun, mas magastos tumawag at magbayad ng tubero. So ayun. Anyways, matanong ko lang, hanggang kailan ang winter or yung may snow dyan mag-last? If God's willing, might be February or later March, makalipat na kami dyan. Ingats, bro, and God bless you too. Bro Arnold Booker Idol! So, ayan, makapunta na pala dito, Feb or later March. Saan nga kayo? Anyway, so, yun, yung sa, dito sa amin, hindi ko alam saan, sa ibang mga state. Dito sa amin, sa Illinois, normally, mga January to early March, yung matindi yung snow. December, nagsusnow-snow na rin. Ngayon nga, November, hindi man maya-maya, pero pang minsan-minsan nagsusnow, pero hindi naman everyday. Pero yung matindi talaga na freezer mode talaga, North Pole mode, mga January, I think January to early March. Mikizable? What's up, Vince? What's up? Ano siya sabi? What's up? Pa-shoutout to Mikizable. Mikizable. Ano ba yun? Kizable lips. No skipping ads here. Support full force. Oy, thank you. Mikizable. Salamat sa support. Arnel 4823. Sir Vince, ito po yung question ko sa last vlog mo. Need po ba i-update yung civil status sa passport namin ni wifey before the interview? Kasi yung passport po namin ngayon ay nakasingle pa. Or okay lang po kahit hindi na po i-update. Sana po mapansin, sir. Stay safe and healthy po, Sir Vince. Thank you po. God bless po sa inyo. God bless you to Arnel. So, to answer your question, Arnel, to be on the safe side, palitan nyo na lang. Kasi kung married naman na talaga kayo, dapat yung kung ano yung nagre-reflect sa passport nyo at sa mga documents nyo, dapat updated din. Kasi kung single pa yan, mamaya ma-question kayo dun sa sa immigration. So, dapat updated lahat ng documents nyo. Kung married na kayo, so i-update nyo na lang din yung passport nyo para mas okay, para walang agam-agam. Pero kung meron kayong immigration lawyer, itanong nyo din sa kanya kung hindi naman siya necessary. Pero ako, in my opinion, talagang mas magandang updated yung kasi kung married na nga kayo, bakit single yung nasa passport? You know what I mean? Just Chewit 7489. New subs here. By the way, simula na napanood ko vlog mo, sir. Gusto ko nang pumunta sa USA. Uy, salamat. Parehas kami nurse ni Mrs. Magtake na din kami ng NCLEX. Sana makapasa at mapunta na din dyan sa USA. Ingat kayo dyan lagi. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Just Chewit 7489. So yun, take
thanks sa ano, thanks for subbing, thanks for watching my vlog. So, palagi ko sinasabi sa vlog ko, 'di ba, na eh, yun yung nagmo-motivate sa akin to create vlogs, to create more content about why America. Kasi, yun nga, para sa mga kagaya nyo, nakagaya ko rin before na nangarap lang dyan sa Pilipinas na gusto ko tumira sa Amerika. And ayun, nandito na ako ngayon and sinishare ko siya sa inyo yung every bit of my journey. Alam nyo yan. So, thank you, Just Chewit 7489. Prince Jello Valladolid 4099. Thank you Vince sa pag-vlog ng request ko. Oy, tama, ikaw pala yun. So, ayan, you're welcome. Talagang, marami rin kasi nagtatanong sa akin about dun eh. So, puti na vlog ko na rin sa wakas. May natutunan na kami na laging handa baka hindi makalabas pag may snowstorm or blizzard. Tama, di ba? Naalala ko nga last year, nagpala ka ng snow sa garage mo, then snowblower or snowblower. So, yun, ganun talaga sa katindi. So, sa mga bago dito, panoorin, hanapin nyo yung vlog ko na yun na sinabi ni Prince Jello Valladolid 4099. Na talagang grabe pag nag-snow. Talagang hindi siya masaya pag matagal. Lalo kapag nag-accumulate na yung snow, pag maano na, lampas tao na. Grabe sila lampas tao. Marvin Joseph 1265. Bro, Vince, happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving sa'yo, Marvin Joseph. Actually, dream ko rin na ma-experience ang snow or winter season. Kaso may disadvantage po, especially for me as a PWD, kasi baka mahirapan lang po ako at madulas. Di rin po kami makapasyal if sakali. Yun lang din yung, di man downside? Kasi dito, Marvin Joseph, maraming mga accessible areas dito for PWD. So, yun yung kagandahan. Like, let's say, punta ka sa supermarket, lahat yun accessible for PWDs. Let's say, mga naka-wheelchair nga, may mga ramp. So, ayun. Pero yung sa dulas-dulas, huwag kang mag-alala kasi PWD or hindi PWD, lahat may ano, pwede ba dulas sa lalo sa snow kasi delikado talaga siya. Kapag mayroong tinatawag na black ice dito, yun yung pag natunaw na yung snow. Alam niyo yung pag natunaw yung ayun, yellow sa freezer, yung parang matigas, yung parang pang-skating rink, ganun katigas. Kaya madulas talaga siya. So, mapag PWD man o hindi, talagang hindi ligtas na ganun. Huwag kang mag-alala. John Dale Di Mayuga 3330. Ang smooth at goods ng intro, Kuya Vince, miss watching your vlogs. Uy, salamat John Dale Di Mayuga. So, shoutout kay ano, kay Zyrel, na aking editor. Wow! Ayan, siya yung nag-edit sa akin. Ang galing niya mag-edit, guys. So, ayun. User YX4EU2KM8H. Gusto mo yun? Parang password naman. So, ganda dyan. Pangarap ko makapunta dyan. Uy, maganda talaga dito. Kaya, sa mga hindi pa nakapunta dito, binavlog ko. Parang, hindi pa kayo makapunta dito talaga. Parang tinutour ko na rin kayo, diba? So, ayun. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. And thank you dun sa mga naglapag ng comments doon sa last video. And kung meron ka mga katanungan about Buhay America, comment down below. Tatry natin sagutin yung mga comment nyo sa next video. So, ayun. Again, thank you so much for watching. Sa mga hindi nag-escape, kung pinapanood mo pa rin to. At up to this point, thank you so much. Ibig sabihin, hindi mo ko iniwan. Emote. So, if you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts. Ayan, Twitter, Facebook, Instagram. Nagpo-post ako ng mga inga. TikTok, Instagram, guys. Follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo sa next vlog. Peace!